makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Yan dapat ang pinaglalaban natin, yung pananampalataya natin. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Nakita niyo, no? Yung gospel talaga, ang sentro niyan eh. Dadaling ka niyan sa buhay na walang hanggan. Yan ang dapat ang itinuturo nating pangako ng Diyos na prosperity. Buhay na walang hanggan. Hindi yung tungkol lang dito, hindi tungkol dito sa lupa. Buhay na walang hanggan. Kaya may gospel para ituro sa mga tao na mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay na pangako ng Diyos para sa mga mananampalataya kay Kristo. Hindi tungkol sa mga pagunlad sa buhay nito. Kahit anong mangyari sa buhay natin, makuntento tayo para marating natin yan. Para mapanghawakan natin ang buhay na walang hanggan. Sabi rin na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So yan mga kapatid, yan ang turo ng Ebanghelyo sa atin tungkol sa pinag-aralan natin na ang lahat ng mga bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin.